Ahavah. Dinagdag pa rin itong pandemya. Dahilan kung bakit hindi mo siya mahanap at makita. Kasi nga, dalawang taon ka nang naka-quarantine sa bahay, na lockdown, at laging nakatambay. Kaya, paano mo mahanap si Miss Universe na di kaya ay Mr. Right ng iyong buhay? Kaya, feeling ko tuloy parang ma-extend na naman ang iyong pagka-single, kaya more hintay-hintay. Hinay-hinay lang, okay? So, panon kasi natin ngayon ang hihiling natin sa instant. Instant coffee, instant photo, instant noodles, and of course, instant relationship. Huwag tayong magpadali dahil kadalasan dyan tayo nagkakamali. Remember that it's always good to wait long than to marry wrong. Ang plano ni Lord ay parang ay dapat hindi minamadali. Bawat isa sa atin ay may unique na love story dahil ang plano ni Lord ay hindi nauna at kailan may hindi nahuhuli. Kaya dapat kasama natin si Jesucristo at upang manahan sa atin ang Espiritu Santo sa ating mga puso dahil ito ang magabay at magdadala sa atin sa tamang tao. Maaaring nakita mo na ngayon ang love of your life sa ngayon. Pero kahit tama ang motibo ng puso at emosyon, kung mali ang pagkakataon at panahon, mali pa rin yun. Kaya, bago tumalon sa isang malalim na relasyon, siguraduhin muna na pagkatao, puso at isip ay nasa tamang kondisyon. Ang maling relasyon ay pwedeng kumantong sa maling pamumuhay at maling desisyon. Kaya, dapat sa anumang relasyon, kailangan na laging kasama ang Panginoon. Ilagay mo si Lord sa tuktok at kayo naman ay nasa ibaba ng tatsulok dahil kapag si Lord ang sentro ng inyong relasyon, malalagpasan lahat ng sumubok na pagsubok. Ano man ang kalagyan ng iyong love life sa ngayon, single, is a complicated, o di kaya in a relationship, ilagay natin sa ating mga puso at isip, ginawa ng Diyos ang bawat bagay na maganda. Sa tamang panahon na kanyang itinadhana, kinakailangan tayo maghintay muna para ang lahat ay magkaroon ng maayos at may magandang resulta. Sa plano ni Lord, huwag magtutuda ha. Habang bata pa, i-enjoy muna ang pagmamahal at pag-iingat mula sa kanya. Dahil sa pagmamahal niya, maglalago pa. Sa pag-abay niya, magtatagumpay ka. Sa pag-iingat niya, hindi-hindi ka madidisgrasya. Kaya sundin natin ang inuutos niya dahil ang lahat ay may kasiguraduhan at walang kabiguan kung siya ang ating kasama.